Hi everyone, kumusta po kayong lahat? First working week ng 2022. Medyo may mga hangover pa siguro yung mga karamihan sa atin dahil sa ginawa nating selebrasyon noong nagdaang Kapaskuhan at bagong taon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Pakiclick na rin ninyo yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. 2022 na, pero nakikipaglaban pa rin tayo sa pandemya. Hirap na rin ang ating gobyerno, ang ating mga healthcare workers, at ang buong sambayanan. Dahil sa patuloy na pahirap na binibigay ng pandemyang ito. Pero kahit ano man ang kagustuhan natin, nagawin natin yung mga part natin para masugpo natin itong pandemyang ito. Nababalewala ang lahat ng mga ito dahil sa mga taong pasaway. Mga taong irresponsable at mga taong hindi inaalala ang kapakanan ng kapwa-tao nila. Oo, wala nga naman tayong control dito sa paglabas ng iba't ibang variants ng virus na ito. Pero meron tayong magagawa para masugpo ang pagkalat nito. Pero hindi ito kayang gawin ng iilang tao lamang. Kailangan ang bawat isa sa atin ay dapat magtulungan at seryosohin ang salot na ito. Kung kaya talagang nakakagalit kung may nababalitaan tayo na may mga taong sumusuway sa mga itinilagang protocols para lang mapagbigyan nila ang mga sarili nila sa mga gusto nilang gawin. Ito yung mga selfish na tao na hindi nag-iisip. Hindi nila iniisip na kung sakali man na meron silang virus sa katawan nila, ay hindi iisang tao lang ang mahahawa nila. Dahil sa tindi at bilis ng pagkalat ng virus na ito, isang exposure mo lang ay pwedeng libo-libong tao ang mahahawa sa iyo. Ganito ang nangyari kamakailan kay Gwyneth Chua, ang poblasyon girl na tinatawag ngayon na dumating sa Pilipinas galing US noong December 22. Hindi napigilan ng mga netizens na talagang i-bash siya dahil sa ginawa niyang pagbabaliwala na sundin ang itinalagang quarantine rules na dapat gawin ng isang tao na galing sa ibang bansa na uuwi ng Pilipinas. Ang pagbabaliwala ni Gwyneth sa quarantine procedures na ito ay nagresulta na sa pagkakahawa ng di umano'y 15 na katao na pawang mga nakasalamuhan niya nung gabing tumakas siya sa kanyang hotel para kumain at magparty sa Makati City. Sinasabing hindi lamang 15 katao ang sunod-sunod na mahahawa dito dahil wala pang contact tracing na inilabas kung sino-sino at kung saan-saan pumunta itong mga nagpositibo na mga taong nakahalubilo ni Gwyneth nung gabing yon. Isang gabing kasiyahan na nagdulot ng napakalaking perwisyo. Hindi lamang dun sa mga taong nahawa sa kanya, kung hindi sa buong sambayanan. Patuloy na tumataas uli ang bilang ng mga nagpopositibo sa Pilipinas ngayon. Although masasabi natin na hindi lang si Gwyneth ang naging dahilan nito. Pero masasabi din naman natin na isa siya sa maaaring nagpadagdag sa pagdami nito. At dahil na dito, sinisigaw ng taong bayan ngayon na dapat na magkaroon ng criminal liability si Gwyneth o yung tinatawag na pananagutang kriminal. Dahil itong paglabag niya ng quarantine rules na ito ay nagdulot ng pagkakahawa sa ilang tao na posibleng maglalagay sa panganib ng buhay nila at sa buhay ng madami pang ibang tao. Ngayong araw nga, sinabi ng CIDG or ng Criminal Investigation and Detection Group na sasampahan nila ng kaso si Gwyneth Chua at siyam pang ibang tao na sangkot dito. Kasama rin sa kakasuhan ang mga magulang ni Gwyneth. Lumitaw kasi sa kanilang investigasyon na matapos dalhin sa hotel quarantine facility sa Berjaya Hotel si Gwyneth noong December 22, sinasabing mga 11:23 p.m. nung mag-check-in si Gwyneth sa hotel. And then mga 11:40 o 20 minutes after niyang mag-check-in nung araw ding yun ay sinundo si Gwyneth ng kanyang tatay. Nakumpirma din ng mga investigador na the following day, noong December 23, ay nakita si Gwyneth sa isang restaurant. At noong December 25, mga 9 p.m. daw ng gabi, bumalik si Gwyneth sa hotel na nakitang kasama ang kanyang nanay. Mga konsintidorang magulang na katulad ng anak nila na walang pakialam sa nangyayaring pandemya at maging sa magiging epekto ng ginawa nila. At dahil nakita sa CCTV ang mga galawan nilang ito, kinumpirma ng CIDG na talagang wala sa hotel quarantine facility si Gwyneth nung mga araw na yun. Ito din ang mga naging dahilan kung bakit isinama ng CIDG na sampahan din ng kaso yung kanyang mga magulang. Aside kay Gwyneth at sa mga magulang niya,
sasampahan din ng CIDG ng kaso ang ilang mga personnel ng Berjaya Hotel. Sana nga ay may kahihinatnan at may kalalagyan ang mga taong ito. At ngayong araw din ito, kinumpirma din ng Department of Tourism Secretary na si Secretary Puyat na may isang Pinay din na galing US na hindi pumunta sa kanyang hotel quarantine facility. Iba naman ang ginawa ng Pinay na ito. Dahil hindi siya nag-check-in sa hotel quarantine facility, kung hindi dumiretso siya sa kanyang condominium. At ang matindi pa dito, nagpa-home massage service pa siya dun sa kanyang condominium. Ayon kay Secretary Puyat, nakuha na nila yung pangalan, yung mobile number, at residence ng Pinay na ito. At inamin din daw ng Pinay na ito na lumabag na siya sa quarantine rules. Sinabi rin ni Secretary Puyat na may report silang natanggap na 2-3 na mga hotel quarantine facilities na may ganitong modus na tinatawag nilang absentee quarantine. Ito yung modus na kung saan ang mga biyahero ay hindi tumitira sa kanilang assigned quarantine hotel pero magpapakita lang sila sa 5 para sa kanilang testing. Malas nga lang talaga ni Gwyneth dahil siya yung natsyempohan, nabisto at napangalanan. Pero dito sa sinabi ni Secretary Puyat, patunay ito na hindi si Gwyneth ang kauna-unahang tao na tumakas sa kanilang quarantine hotel facility. Madami na ang gumagawa nito. Yun nga lang, nakakalusot sila. Ito yung mga tao na talagang dapat na pinaparusahan. Hindi biro itong pandemyang ito. At alam natin na kadalasan, ang mga virus at mga variants nito ay nanggagaling karamihan sa mga taong galing sa labas ng Pilipinas. Ano nga lang ba yung 5 natitira ka sa quarantine hotel facility? Kasi hindi lang naman yung ibang tao ang iniiwasan mong mahawa dito, kung hindi mismo yung sariling pamilya mo na uuwian mo. Uunahin mo pa ba yung sariling kasiyahan mo kesa sa kapakanan ng pamilya mo at ng ibang taong nasa paligid mo? Napakawalang kwenta nga naman talaga yung mga ganitong klaseng tao. At ang isa pang hindi gaanong maganda dito ay dahil napakagaan lang yung parusa na binibigay sa mga taong lumalabag nito. Parang 20,000 to 50,000 pesos lang ang penalty para dito at makukulong lang yung tao ng 1-6 buwan lang. At so far, wala pang nasasampulan sa mga taong lumalabag sa batas na ito. Kung hindi, karamihan ang nasasampulan lang nito ay yung mga mahihirap. Tulad ng mga nababasa natin na mga ordinaryong tao na hindi lamang nakasuot ng mask o hindi nakasuot dati ng face shield ay ikinukulong agad. Yung iba, binubugbog pa at yung iba, pinapatay pa. Dahil lamang sa hindi pagsuot ng face mask o ng face shield dati at dahil din siguro sila ay mga ordinaryong tao lang na mahihirap. Kaya sana itong mga taong mayayaman na ito ay dapat masampulan din. Sana hindi magpapadala sa lakas ng impluensya ng mga taong ito ang ating mga otoridad. Naalala ko tuloy yung isang tao dati na lumabag dito na si Senator Coco Pimentel. Ang nangyari kay Senator Coco Pimentel dati ay nagpa-test siya para sa COVID. Pero habang inaantay niya ang result ng kanyang test, ay sinamahan niya ang kanyang asawa na nung mga oras na yun ay manganganak. Kaya sinamahan niyang papuntang hospital. At pagkatapos daw noon, ay pumunta pa siya sa SNR para mag-grocery. Nung lumabas ang result ng test niya, napag-alaman na positive siya. Dahil nga rin dito, sinampahan ng kaso dati si Senator Coco Pimentel. Pero walang nangyari dun sa kaso niya at ito'y na-dismiss din. Ganito rin ang nangyari kay dating PNP Chief Debold Sinas. Kung maalala natin, nag-celebrate ng 55th birthday si Debold Sinas dati na kung saan ay nagkaroon ng manyanita na dinaluhan ng halos 50 katao. Nangyari ito nung kasagsagan ng pandemya. Pero matapos na ipanawagan na patalsikin sa pwesto si Debold Sinas at matapos siyang sambahan ng kaso, hanggang doon lang ang lahat ng yun. At wala rin nangyari hanggang sa mag-retire siya noong May 2021. At pagkatapos siyang mag-retire noong May 2021 ay inappoint pa siya bilang Undersecretary at the Office of the President. Kaya tanong tuloy ng mga tao ngayon kung ito bang violation ng Republic Act 11332 ay para lang sa mga taong mahihirap at exempted sa batas ang mga taong mayayaman at mga government officials. Hindi natin masisisi ang mga tao kung mag-iisip sila ng ganito na tila may bias nga ang pagtingin ng batas natin sa mga taong lumalabag sa RA 11332.
Kadalasan nga naman kasi, ang mga taong mahihirap lang ang nasasampulan. It's high time siguro na ipakita ng gobyerno natin na ang batas natin ay pantay-pantay para sa lahat. Ang virus walang pinipili. Bata ka o matanda, mayaman ka o mahirap, may ipin ka o wala. Maswerte pa nga itong mayayaman dahil kung sila ang nagpo-positibo, kayang-kaya nilang magpagamot. Paano naman yung mahihirap? Ibig bang sabihin nito ang mga mahihirap lang ang dapat na sumunod sa mga protocols at mag-ingat? Kasi parang ang nangyayari, kung ang isang mahirap ang nakikitang maaaring magkalat ng virus, inaaksyonan agad ito. Pero kung mayayaman o government official ang lumalabag sa mga protocols na ito, parang ipinagkibit balikat na lang, huwag namang ganun. Kasi lahat naman tayo may karapatang mabuhay sa mundong ito. Lahat tayo may responsibilidad na huwag mahawa at huwag manghawa. Sana sa mga ganitong pangyayari na kung saan ay sunod-sunod na yung mga paglabag sa protocols at quarantine procedures na itinilaga ng ating gobyerno, panagutin sana sa batas ang mga taong lumalabag nito na walay pabor-pabor kung sa Bisaya pa o yung walang kinikilingan. Sana lahat tayo ay pare-parehong siniseryoso natin itong pandemyang ito. Habang tumatagal kasi ang pandemyang ito, mas maraming tao ang naghihirap. Lalong-lalo na pati yung bansa natin na talagang nalulugmok lalo sa kahirapan. That is why we should all do our part and be responsible. Kailangan sama-sama tayo para masugpo natin ang pandemyang ito. Dahil I'm sure lahat naman tayo, ang gusto natin ay mamuhay uli ng normal tulad ng dati. And that's all for now mga kaibigan. Sana nga ay masampulan itong mga taong ito para this will serve as a warning para sa iba pang mga tao na nagbabalak na lumabag sa mga quarantine rules and procedures. Once again, thank you for watching everyone. Stay safe and God bless.